Hello everyone and mega love shout out po sa lahat ng ating mga viewers sa Ang Sulok ng Mundo. Ito na naman po si Pitana ni Heights. Ang mabibigyan na naman ng reaction dito sa mga bagay-bagay na nangyayari po at nakikita natin sa social media. So ngayong hapon po, ibibigyan natin ng reaction itong mga blessings na dumadating dito kay Diwata. Ayan, so masaya naman tayo, di ba, na kahit papaano ay nakakatanggap ng blessing si Diwata at unti-unti nagbago yung kanyang buhay despite sa mga lahat ng hirap na pinagdaanan niya, kasi alam naman natin kung anong buhay meron siya dati. So maging masaya tayo kung ano yung mga nakikita natin na pag-angat ng kapwa natin. But then syempre dito sa social media minsan may mga bagay-bagay na namamangha tayo na parang in just one click nangyayari, no? So ito nga po yung pag-usapan natin, yung pagbibigay ni Rosmar ng bahay at saka 1 million pesos kay Diwata. So nagulat tayo na in just one click merong isang content creator na magbibigay ng ganyon kalaking halaga kay Diwata. And hindi lang po doon sa 1 million pesos at bahay, sabi nga ni Rosmar, sa kabuang binigay niyang tulong kay Diwata ay sumaabot ng 5 million. Mantakin niyo yun guys, in just one click magbibigay ka ng 5 million, di ba? Do you think kung walang mabe-benefit si Rosmar dito, magbibitiw siya ng ganyan kalaking pera? No? So dito mo makikita guys na dahil meron siyang mabibenepisyo, meron siyang nakikita na pwede niyang ma-benefits, di ba? So ganyan na lang kabilis yung magbitiw ng pera. Samantalang kung iisipin natin, nakikita natin na si Diwata unti-unti nang umaangat sa kanyang pagsisikap. But then, no? Tapos merong isang content creator na magbibitiw ng ganyang kalaking halaga in just one click. Na kung iisipin natin, mas marami pong mga kababayan natin na mas deserving pong tulungan. Mantakin nyo ang 5 million. Kung gaano nakadaming mga street children, mga homeless people ang pwedeng matulungan noon, 'di ba? Marami tayong mga kababayan diyan na pakalat-kalat lang sa daan na nangangailangan ng tulong. Na kung iisipin, pwedeng-pwede kang makipag-coordinate sa mga any government agencies na makabigay ng tulong ng ganung halaga. But then, bakit si Diwata? It is because meron siyang nakikita dyan na puntos na pwede niyang magamit, di ba? Like for example, kumain siya doon sa parisan ni Diwata and then natikman niya, nasarapan siya, and then siguro nagkaroon siya ng idea na parang maganda itong business na to. And at the same time nakita niya kasi na talagang dinudumog yung parisan ni Diwata. So doon nagka-idea siya na pag anong klaseng business talagang mabenta, mapatok talaga sa masa. Lalo na ngayon na ang mahal ng bilihin, ang 100 pesos mo kung ibibili mo yan tapos lulutuin mo pa, magkano lang yung mabibili mo sa 100 pesos? Gagastos ka pa ng gas, gagastos ka pa ng oras, di ba? Magpapagod ka pa. Unlike na yung 100 pesos mo, pupunta ka lang sa parisan ni Diwata, unlimited rice, may ulam, may sabaw, may soft drinks, di ba? So doon nakita ni Rosmar na napakalaking oportunidad, no, na magkaroon ng ganung klase business. Kaya naman, yung actually kung yung binitawan niyang 5 million, hindi naman talaga lahat sa kanyang pera yun. Merong nag-sponsor doon. And nakikita niya na yung 5 million, kayang-kaya niyang bawiin yun. Diba? And at the same time, kailangan niya talagang makuha yung loob ni Diwata. Kailangan niya makipagkaibigan. Kailangan niya magbigay. No? Para po talaga na in case na nagkaroon siya ng ganong klaseng business, hindi po big deal kay Diwata. Pero nakita ko naman si Diwata, sobrang napaka bait. Sabi nga niya, kung magkaroon man siya ng kompetensya, okay lang yun kasi pera naman nila yun, di ba? So, ayan guys, no? Wala lang, di ba? Wala naman tayo doon kasi pera naman ni Rosmar yun and buhay naman niya yun. But then, dito sa social media, minsan makakakita tayo ng mga ganap-ganap na parang magtataka ka, di ba? Na, in just one click, magbibitaw ko ng 5 million, di ba? So, dyan mo nakikita na
pag meron kang mabibenefits, kung meron kang, hindi naman siya magbibitiw ng 5 million kung alam niya na hindi niya mababawi yun eh, di ba? So, nagbitiw siya ng 5 million, it is because mag-o-open siya ng another business niya. Kasi galing na siya doon sa beauty product, di ba? Kilala natin si Rosmar na sa beauty product. And then, pag nag-open siya ng another business, kagaya ng Parisan, eh nakikita niya talaga, napipicture out niya, no, na malaki ang papasok na pera na naman sa kanya, 'di ba? Lalo na nakikita niya talaga kung paano dinumog yung Parisan ni Diwata, no? So, isang malaking ano din 'yon sa kanya, isang malaking opportunity din 'yon sa kanya na 'di ba, another business, mag-o-open siya ng another business and magki-click talaga. Alam niyo guys, kasi dito ang pinaka-basic talaga ng kailanganin ng mga tao dito sa mundo, pagkain, 'di ba? Pagkain, lalo na sa panahon ngayon na ang hirap ng buhay, 'di ba? Masakit sa ulo mag-budget, di ba? Pero kung ikaw ay nagtatrabaho, any level ng profession, any level ng trabaho, mapa street sweeper ka man, mapa janitor ka man, mapa basurero ka man diyan, di ba? Hanggang sa mga white collar job professionals niyan, ay talagang swak na swak po ang Parisan, lalong-lalo na sa presyo ni Diwata na 100 pesos, di ba? So ayan lang, no. Nakakamangha lang na makakita ka na magbibitiw ng ganyang kalaking pera. Doon pa sa mga taong nakikita mo naman na medyo umaangat na, na kung isipin, mas marami po dapat ang mga deserving na tulungan. Marami tayong mga kababayan na ngayon ay nagugutom, di ba, walang bahay, mga kulang sa mga damit, di ba, but then, di ba, yan lang, yung opinion lang natin yan, di ba? So, lahat naman tayo ay may karapatan na maglabas ng sariling opinion, lalong-lalo na kung may mga basis tayo na kinukuhanan, di ba? So, ayan lang guys, no? Nakakaano lang na kadali lang, no, kadali lang sa kanila magbitiw ng ganyang kalaking pera kasi alam nila na merong kapalit, may mababawi, di ba? Yan yung tinatawag na tulong with benefits. Ayan. So ayan lang guys, niyo kayo diyan, okay din na willing ni kayo magbigay ng inyong sariling opinion. Ayan, ay kanya-kanya po tayong opinion, kanya-kanya po tayong pananaw sa buhay. So maraming salamat, God bless everyone.